Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Reverend Monsignor Cabito Miem Di Maano, ang kasalukuyang cura paroko ng Nuestra Señora del Pilar Parish ng Mamburao Occidental, Mindoro. Malugod po namin kayong inanyayahan sa darating na March 25 sa pagdideklara ng kauna-unahang dambana dito sa Occidental Mindoro, particularly sa buong isla ng Mindoro. At pangatlo po ito sa buong Pilipinas na nagmumula sa isang apostolico bikaryato. Ito po ay sa pamumuno ng ating mahal na obispo, Bishop Pablito Martinez Tagura, SBDDD, kasama po ang lahat ng pamilyang Kristiyano at lahat ng parokya dito sa Occidental Mindoro. Kita-kita po tayo at maraming salamat sa inyong lahat. Nabasa ko yung comment ng mga Catholic na natin at maraming nagre-react doon sa video ni Julian San Jose. Sa totoo lang, wag nating sisihin si Julian San Jose regarding doon sa issue doon sa simbahan, kasi hindi naman din magko-concert yun sa loob ng simbahan kung wala rin siyang kapahintulutan sa pare at sa obispo. Sa totoo lang, dapat talaga nating biniblame dyan yung may authority, di ba? Kaya lang, as a Catholic, dapat meron din tayong tinatawag na common sense. Ano tong common sense? Alam mong simbahan, bakit ka magbabackless? Alam mong simbahan, at kung nagsisimba ka, alam nating may dress code ng simbahan. Dapat alam natin kung ano yung dapat nating suotin. Una yon. Pangalawa, ang nakalagay doon is harana para kay Maria. So pag sinabing harana para kay Maria, dapat religious songs yung kakantahin. At alam nating nasa loob ka ng simbahan, dapat pang simbahan yung kakantahin mo, hindi yung dancing queen. Kasi yung dancing queen, pang kabaret yan eh, di ba? So mali yung choices ng kanta. Pero yung ginawa ni Julian San Jose, wala ko nakikitang mali doon kasi hindi naman siya kakanta doon kung hindi yan aprobado nung humahawak ng simbahan, una yan. Pangalawa, hindi niya rin kakantahin yon kung hindi rin alam nung pare or nung obispo na yun yung mga list of songs na kakantahin niya. So mali din yon. Ikatlo, yung mga lightnings dun sa loob ng simbahan, hindi rin naman ikakabit yon kung hindi rin alam nung pare or nung bishop. Wag din nating sisihin yung mga staff. Kasi yung mga nangyayari din sa ganyan, pinaparating din yan sa namumuno. So yung pamunuan yung dapat nating sinisisi. At isa pa, wag nating sasabihin na yung pinag-concerta ni Julian San Jose ay ugly pa yan. Wag nating pagtakpan yung katiwalian na nangyayari sa Catholic Church kasi nangyayari talaga yan. Hindi po yun ugly pa yan kasi si Julian San Jose, devout Catholic yan. Hindi yan magko-concert sa ugly pa yan church. So sa Katolikong simbahan talaga yan kakanta. No? Kaya wag nating pamalian na ugly pa yan yun. Hindi siya ugly pa yan. Catholic Church talaga yon. Ngayon, ang dapat na lang natin sigurong tawag neto alamin is bakit yun pinahintulutan ng pamunuan ng simbahan. Tanggapin natin, ang daming kapalpakan sa simbahan, di ba? Sa atin pa nga lang ng mga CFD, magkamali ka ng bigkas patungko sa Doctrines of the Catholic Church, marami nang nagre-react. So what more pa yung mas talaga?
So I think kailangan maiparating to sa pamunuan. Bakit ganon ang naging sistema? Kasi nawala yung kabanalan sa loob ng simbahan na dapat talaga yan ay kine-question nating mga nagsisimba. Yan, may katolikong nag-react, sabi sa akin, bakit ko daw kinakalat yung iskandalo ng simbahan regarding kay Julian San Jose. So ito lang yung sasabihin ko dun sa nag-react na impokritong katoliko. Hindi yan kinakalat, dapat yan talaga pinaalam sa tao. Yung mga nagiging pang-aabuso o pagkakamali ng ibang tao o ng ibang katoliko sa simbahan, bakit? Una, para pag-usapan. Para malaman ng mga tao kung ano yung mga bagay na hindi dapat at dapat na ginagawa pag ikaw ay isang katoliko. Hindi kasi natin masusolusyunan ng problema kung itatago natin yung mga pagkapalpakan at pagkakamali ng simbahan. Wala kang pinagkaiba sa Protestante, bugoy. Ang mga Protestante, pansinin ninyo, pilit pinagtatakban ang mga kamalian o pangmomolestya ng mga pastor. Bakit? Kasi natatakot sila na baka mabawasan ang kaanib. Sa simbahang Katolika kasi, kahit na meron tayong mga kapalpakan, yung mga kaanib, hindi yan dapat katakutan. Bakit? Kung naniniwala ka sa Matthew 16 verse 18, ni ang kapangyarihan ng Hadis ay hindi makakapanaiglaban dito. Kahit isang damukal pa na pagkakamali ang nagawa ng ating mga kaanib sa loob ng simbahan, hindi yan magiging hakbang para magiba ang tatag ni Kristo. Kasi tatag ng Diyos ang Catholic Church eh. At saka, huwag nating i-blame sa ibang mga Protestant na kapag pag nagkakamali ang mga kaanib ng katoliko, sasabihin nyo Protestant yan. Hindi. Sa Catholic Church talagang merong mga kapalpakan talaga yan. Hindi naman kasi perfect yung mga tao. May mga losengo, may mga mukhang pera. Which is true naman. Kaya huwag nating sabihin na yung pinuntahan ni Julian San Jose ay Agripaya. No, that's the Catholic Church. Meron akong video na kung saan nagsalita yung bishop na ito ay dumaan sa kanya. Tsaka yung mga list of songs doon, hindi naman kakantahin yun ni Julian San Jose kung hindi rin yun dumaan sa screening. So siguro ang the best way dyan is questionin natin yung nag-approve ba yung mga pare, yung nasa likod ng concert na yun. Kasi hindi naman kakanta si Julian San Jose doon ng hindi alam din ng simbahan kung ano yung kakantahin niya, di ba? Tsaka yung suot ni Julian, ayun lang ang mali. Kung ikaw katoliko, common sense na lang din kay Julian San Jose. Alam natin ang dress code ng simbahan. Sana nagkusa siya na alam niya yung appropriate attire at saka dapat pang simbahan yung kinanta. Kasi ang nangyari, parang Sunday all out, naging concert talaga, parang Mowa Arena lang, di ba? So yun lang yung nire-react ko din, na mali yung naging way ni Julian San Jose sa pagdadamit. Pero yung sa kinanta niya, alam ng ano yan, pamunuan. Kaya yung sa pamunuan tayo tumuto, kasi yun dapat. Sana naman gumamit tayo ng utak, di ba? Tayong mga Katoliko, alam natin na si Julian San Jose ay isang deboto Katoliko. I repeat, alam natin na si Julian San Jose ay isang deboto Katoliko dahil bago yan naging artista, bago siya naging singer, siya ay choir ng simbahan. Lagyan natin ng common sense at logic sa mga nagmamarunong dito. Hindi pa pwedeng mag-endorse si Julian San Jose ng Protestante para ipagawa ang simbahan. Yung concert na nangyari sa loob ng simbahan, yan ay isang benefit concert para mapaayos yung shrine ng Nuestra Señora del Pilar sa Occidental Mindoro. Kaya nag-concert doon si Julian San Jose para mapaayos at mas lalong mapaganda yung shrine para makakuha at makalikom ng sapat na pera para mapaayos yung simbahan. Sa tingin nyo ba ang isang devout Catholic, halimbawa si Julian San Jose, ay gagawa ng isang benefit concert sa INC na kapilya para mapagawa ang kapilya? Di ba syempre hindi? Bakit? Devout Catholic nga eh. Pag sinabing devout Catholic, pag sinabing deboto Katoliko, ang iyong gagawin para mapaganda ang simbahan ay para sa Katoliko lang. Eh di hindi siya devout Catholic. Bakit hindi kasi natin tanggapin na maraming kabulukan yung kaanib ng simbahang Katolika? Tanggapin natin yan, totoo yan eh. Oh, sa CFD to CFD na nga lang eh, di ba? Nag-aaway-aaway sa doktrina ng Godhead and Godhead literally hanggang ngayon, nagtatalo-talo. Tanggapin nyo na may mga kabulukan. Anong sinasabi ninyong Aglipayan? Huwag nyong idamay ang Aglipayan dito. Hindi yan Aglipayan.
yung concert na yon ay benefits para mapaayos yung shrine. Debut Catholic si ano si Julian San Jose. Meron na akong nilabas sa certificate. Yan ay aprobado ni Pope Francis para gamitin sa pagpipilgrimage. Para puntahan ng mga tao. Anong sinasabi ninyong aglipayan? Bigyan nyo nga ako ng standard references na yung Nuestra Señora del Pilar Shrine na nasa Occidental Mindoro ay ano, aglipayan. Bago kayo rin maniwala dyan sa mga pictures niya, siguraduhin nyo meron kayong ilalabas na standard references kasi ako meron ako eh. Naglabas ako ng certificate. Oh, certificate of membership na ang shrine na yon ay Catholic Church. Aprobado pa ni Pope Francis. O magbigay din kayo na yung ano na yung church ng Nuestra Señora del Pilar diyan sa Negros Occidental ay ano ay aglipayan. Kaya nga humingi ng tawad si Julian at San Jose as a Catholic, humingi siya ng tawad dahil yan ay aprobado ng mga namumuno ng simbahan. Kaya yung namumuno ng simbahan ang sisihin ninyo at huwag niyong idamay ang aglipayan dahil hindi yan aglipayan, katolikong simbahan yan.